Samantalang aming pinanabigan dahilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ngayon kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagalooban kami ng kapayapaan, pagkaisayin sa ipalooban, kasama ng Espiritu Santo, magkasawa ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sandibugan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsilod po tayong lahat para sa panalangin sa mga biktima ng extrajudicial killings para sa kanilang naiwang pamilya at sa mga kaluluwa sa purgatorio sa pagtunog ng kampana sa ikawalo ng gabi. Ama naming nasa langit, sa inyong dakilang pag-ibig, nilikha ninyo kami na inyong kawangis. Pinagkalooban ninyo kami ng buhay na dapat namin higalang, pangalagaan at mahalin. Buong kababaang loob namin hinihiling na patigilin na ninyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kaawaan po ninyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa hinang DJK. Naway ang kanilang naiwang mga pamilya ay magkamit ng katarungan, hindi mawala ng ikinabubuhay. Manatili nawa ang kanilang pag-asa sa inyong walang hanggang habag at sa buhay na walang hanggan. Ipagkaloob po ninyo na ang mga nagtutulak at gumagamit ng illegal na droga ay magkaroon ng lakas ng loob na tumigil na. Gayun din naman, naway ang mga sumuko na at nagsusumikap na magbagong buhay ay muling makapagsimula at huwag mapahamak. Naway ang mga may kapangyarihan ay matutong magpahalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrumento sila ng pagliligtas at hindi maging sanhi ng anumang kapahamakan ng kapwa. Kasabay ng pagtunog ng mga kampana, ipinapanalangin namin ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin naging biktima ng extrajudicial killings at lahat ng mga mahal namin yumaon. Sa inyong awa at habag, maranasan nawa nila ang walang hanggang kapayapaan at kagalakan kaisa ninyo sa kalamitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ila ng buhay. San Pedro, kalungsod. San Pablo, unang ermitanyo. San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagudos si pagdiwang ng huling hapunan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa mandali. No? May mga bagay na dapat natin bigyan ng pansin. No? Una, yung pagdiriwang po natin sa susunod na linggo na kamistahan ng Kristong Hari. No? Hindi ko nabanggit kagabi sa anticipated mass na yung misa natin sa Sabado ay gagawin po natin sa holiday homes. So, pakisabi na lang ako sa mga nagsisipan ng Sabado na ang misa natin ng anticipated mass this coming Saturday ay sa holiday homes. 6:30 ng gabi. And then pagkatapos po ng misa na yon, 7:30 ng gabi, ay magsisimula po yung pagtatanod. Pagtatanod natin sa banal na sakramento sa altar, sa pagpaparangal natin kay Kristong Hari. At yun ay hanggang alas 5 ng madaling araw. Alas 5 ng madaling araw ay magpuposisyon po tayo mula doon sa holiday homes, sa chapels ng holiday homes, patungo rito. No? And then right after po na makarating tayo rito, so ay magdiriwang tayo ng banal na misa. So, yun po yung pagpaparangal sa Kristong Hari na makita natin at mapahalaga natin yung pag-ahari ni Kristo sa gitna ng materialismo,
mundo na ginagalawan natin ngayon. Yun ay para labanan natin ang materialism. So, ipagdarasal natin kaya sa Kristong Ari. Pangalawa, ay sa pagdiriwang po ng pagkatapos ng dakilang yubileo ng Diocese ng San Pablo, yung 50 years natin. So, ito po ay diocesan event. Saan gagawin? Gagawin sa San Pablo City, sa katedral. Doon po sisimula. Sinong pwedeng pumunta? Lahat ay pwedeng pumunta. Bagamat hindi ho lahat ay makapapasok sa simbahan sa katedral kasi limited lamang po yung kasya sa katedral. Pero sa labas naman ay mayroong mga LED projectors para ho mapanood yung nangyayari sa loob, sa labas, sa loob. So, yun po ay closing of the Golden Jubilee of the Diocese of San Pablo. So, lahat ay inanyang. Kailan po, ang sinong nais na makiisa ay kinakailangan natin makipag-ugnayan. Kung gusto ninyong pumunta, ay makipag-ugnayan o sa mga kung kayo membro ng Organisasyon Pansipahan sa inyong presidente. Kung hindi kayo membro ng Organisasyon Pansipahan, sa sino man namumuno, no? Na chapels ng bawat villages. So, mahalaga ako kasi kinakailangan natin yung numbers at saka may teaser to kasi for security reason. So, at may limit lang po kasi yung sasakyan. Yung bawat parokya ay binibigyan lamang ng 4 na parking tickets. Yung iba, kung gusto nyo magdala ng sasakyan, ay ihatid lang kayo, pagkatapos susunduin lang kayo. Pero ang bawat parokya ay binibigyan lamang ng 4 na parking space. So, ito po ay once in a lifetime. Kaya ako binabahagi sa inyo. Kasi noong ako Martes, sabi, Father, saan yung dadalhin si San Martin? Kasi nilagay ko sa pick-up. Kasi yun ay gagawin yun para po doon sa ating celebration, closing celebration ng Diocese of San Pablo. Kailan yun? Sa November 30, yun po ay holiday. So, kaya po yung sinong nais sa dumalo, ang schedule po ay alauna ay may talk on the Holy Eucharist. Kinakailan dumating yun ng maaga. Umaga pa lamang. Alas 12 yun kasi, isasarado yung main road ng San Pablo. So, kung dumating kayo doon ng alas 12, maglalakad na kayo pabunta sa katedral. Mula doon sa outskirt ng San Pablo. Kaya kinakailangan ay maaga. Kaya makipag-untayan po. No? Alauna ay talk on the closing of the Jubilee Year and the Year of the Parish. 2:15, pagdiriwang ng banal na misa. 2:30 ay yung pong grand procession. Kasi grand procession kasi kasama lahat ng patron ng bawat parokya. We are 86 parishes sa buong diocese ng San Pablo. So gaano kahaba yun? 86 na parokya. So kaya po binabahagi ko sa inyo para po baka sabihin nyo ay hindi na ipagbigay alam. So,
Yun po ay once in a lifetime lamang na mangyayari para po sa ating diocese. Pangatlo, yung bubong po natin na kinakailangan i-repair, may mga tumutulo na. Ang problema po natin ay medyo may kataasan. So, nag-aanap tayo na pwedeng mag-repair ng ganiyang kataas. Mayroon namang may lalagay na andamyo, yung ating andamyo. Kailan po ay yung may tapang na umakyat sa itaas. So, karpentero, pero kaya umakyat sa itaas para may repair yung ating mga bubong. So, tayo na naman. Kung mayroon po kayong kilala, ay makipag-ugnayan po kayo sa akin. Pang-apat, noong pong kapistaan natin, yung talagang inimbitaan natin ay ang kagalang-galang na obispo, Binaventura Papadico, nagkataon lamang na hindi siya nakarating gawa nung meron siyang kaibigan na namatay, paring kaibigan. No? So, kaya hindi siya nakarating. Ang pinadala niya po ay si Monsignor Jerry Bitoon, ang ating pong Vicar General, second in command. So, nabanggit niyo na maganda yung ating simbahan, kaya lang sabi niya ay mainit. Kaya po na pag nilay-nilaya na isa sa pamamaraan na may ayos mo natin, no? Itong salamino natin, no? Kaya po mainit. Kasi gawa ng salamin, kapag tinamaan ng araw, ay tumatagos yung init at namamagnify pa. So kaya po yung ating pagtugon, so ayon na rin po sa mga suggestion ay ano gagawin natin kung sa itaas na ko, no? Yung itaas na ko na ma-contain natin yung init, ay lalagyan natin na ay insulator na 10 millimeter pagkatapos ng plywood, yung plywood na ni-wallpaper din natin katulad nito. And then, atin po i-screw yung dyan sa itaas. So yan po yung ating bahagi din po ng ating infra-project. At yun ay open na rin sa naisin yung may bigay. Yung po natira natin, 2,000 mahigit. Noong nakalipas na ating pag-uploading ay ginamit natin dito sa ating frame. Binili po natin ng kahoy doon sa ating mga frame. Kaya zero balance na po tayo ngayon. So yun po yung ating pagkataon. I-attend natin para tingnan natin kung mawabawasan natin yung init. No? Kasi naglagay na po tayo ng 2 blower ay mainit pa rin. Kaya nga siguro gawa ng tinatamaan ng sinag ng araw yung ating mga salamin. No? Nakukulong na yung init dito sa loob. So, maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat.